Kasama na natin ngayong tanghali ang Learning Resource Center o LRC Coordinator ng UP Baguio na si Professor Joy Ascaño para pag-usapan ang mga serbisyo ng LRC at ang ating bagong programa na libreng tutorial on air. So, Professor Joy, ano nga ba ang role ng LRC sa buhay ng mga estudyante natin dito sa University of the Philippines, Baguio? Siyempre, dalawa yan. No? Una, sa mga estudyante, lalo na sa mga nahihirapan, siyempre, ito ay nakakatulong sa kanila, aid sa kanilang pag-aaral. For example, nahihiya silang magtanong sa mga teachers nila. Minsan, pumupunta sila sa LRC para itanong yung mga gusto nila dapat itanong. And of course, yun nga, kunyari sa exams, nagkakaroon kami ng mga class reviews. At doon nila na napafollow upan lahat ng mga hindi nila naintindihan sa klase. As pangalawa, siyempre, para din naman sa mga marurunong, yung mga nag-mentor, ayan, meron silang maliit na honorarium na bibigay. So, nagiging nila to, parang paraan para kumita ng konti para makatulong sa kanilang pag-aaral, lalo na kung sila ay hirap sa kanilang meron silang financial na pagkukulang sa pag-aaral nila. Ano naman ang status ng pagpasok ng mga student clients natin sa services ng LRC, especially sa tutorials services ninyo? Ayan. Kung sa dami lang, sa quantity, is ngayon medyo mas onti kumpara sa normal sa dati dahil wala nga tayong mga first year. So usually ang nagpapa-tutor ay mga second year. Siguro may ilang third year. Yung mga fourth year madalas hindi na sila nagpapa-tutor. Tapos sa quality naman, ang madalas na nagpapa-tutor ay siyempre mga science courses pa rin. Especially, may chem tayo, may mga physics din, pero especially mga math. Meron pa rin math 11, math 14, math 100 na nag-aalat din kami ng mga class reviews para sa mga yun. Marami ba sa kanila ang naghahanap talaga ng tutorials, pero anong sinasabi nila? Madalas tinatamad ba sila or walang oras? Minsan nag-i-schedule kami ng class reviews, tapos kapag nagtatanong kami sa klase nila mismo, nag-survey kami. Maraming may gusto, nag-pumipirma sila dun sa parang pre-attendance. Kaso, pag mismong tutorial na, nawawala sila. So, siguro isang factor is, kunyari mga bio, madalas kasi ang may math 100 or may math courses, bio or econ. Yung kunyari bio, meron silang field work. So, sumasabay yung iba nilang requirements. Siguro doon sa mga econ, ganun din, sumasabay yung mga requirements nila na tingin nila mas mahalaga na gawin nila kaysa umattend ng review. Pero minsan kasi, kung isipin mo, mga 3 hours lang yung class review. Kaya pwede ka magpaturo ng 1 hour lang, pwede kang umalis. So, siguro may factor din yung part na naghahabol, nagkakram sila. So, baka nandun din talaga yung part ng katamaran nila na hindi nila ginagawa ng maaga yung mga kailangan nilang gawin. Kaya nawawala sila ng oras para magpa-tutor. So, dun tayo sa issue ng medyo hindi nga nila pinupuntahan talaga yung mga tutorial class na gusto nilang puntahan. Ano naman sa tingin mo yung kagandahan ng isang libreng tutorial sa radyo naman? Siguro, maganda din kasi may mga ilan students na siguro nahihiya. Meron pa rin, hindi natin maiwasan. May mga nahihiyang magpakita. Tapos gusto pa rin nila magpaturo. So, pwedeng maging daan nila yon para mapakita nila na ay gusto ko magpaturo kaso okay lang na hindi mo ako makita ganun. Tapos maganda rin dahil kung siya ay on air, may internet. So kahit saan ka, basta meron kang internet connection, pwede kang magpa-tutor. So ang idea nun, pwede kang gumawa ng ibang bagay katulad ng sinabi ko kanina. May mga requirements kang ginagawa. So pwede mong isabay kung sakasakali yung requirements mo habang nakikinig nung tutorial. And of course, kung meron kang internet access, pwede kang mag-follow up questions. Especially pwede kang mag-research. Mag-search ng question online, tapos pwede mo itanong on air. So yung isa pang maganda, sir, sa pagkakaroon siguro ng radio version ng tutorial is para ka na rin nagbi-big class review kasi ang dami mong audience eh. Pero hindi mo kailangan ng facility, especially yung isang first problem namin ngayon sa LRC dahil kami ay naka-position sa library. Wala kaming venue talaga para sa large class. Kaya ang nangyayari, pag class reviews, kami ay nagpapareserve ng mga room. Pero of course, kapag regular days, hindi pwede yun kasi may mga nagkaklase.
Tsaka maganda pag may facility sana, mas mabilis yung services ninyo. Hindi na kayo nagre-reserve pa, etc. So, ang radyo talaga, this will be an avenue for you to even expand. Ang kagandahan pa nito kapag radyo, di ba, pwede mong habang nasa jeep ka, nasa school, pwede rin, basta may internet everywhere connection lang. Yeah, yun, basta, yun nga, you know, everywhere. So, kahit minsan sa phone ka lang, no, kung maganda yung internet connection mo, pwede kang magpaturo. So, tsaka, parang ang nangyari nun is, one-to-one yung dating sa'yo, no? Pero dun sa tutor, siyempre, hindi necessarily one-to-one. Kasi ang ubos ng oras kung one-to-one na live. So, ang mangyayari, yung tutor, isang beses lang siya nag-discuss, pero marami nakikinig sa kanya, pero yung mga nakikinig sa kanya ang dating ay one-to-one. So, yun din yung maganda. Kasi yung iba, mas natututo kapag one-to-one yung discussion. Unlike kapag marami sila, nahihiya sila, maraming factors yung nakakapit. Balikan lang natin yung naging experience mo. Sabi mo nga kanina, bago tayo umere, naging tutor ka pala dito sa LRC. Ano ba yung kagandahan ng pag-tutor din? Ayan, yung siyempre unang kagandahan. Ako kasi, personally, nag-enjoy ako sa pagtuturo. Parang gusto ko lagi yung nag-iisip, nagsasagot ng mga challenging na questions. Pero isa rin siguro maganda talaga na naging epekto ng mentoring, nung pag-apply ko as a mentor, is naging training siya, especially ngayon na nagtuturo na ako sa UP Baguio as assistant professor. Ayan, so naging training siya, tsaka especially nung nag-apply ako, actually tinanong siya. Siguro may tulong yung part na may experience na ako as a mentor, kaya siguro inanggap nila ako. Tapos isa pa, masaya mag especially ng student ka pa, kahit wala masyadong pressure sa paggawa ng grades, unlike ngayon na. Pero dati, kasi nagtuturo ka lang, so nandun yung experience na nakakamit ka ng ibang mga estudyante, nakakamit ka ng mga na pwedeng maging friends mo dahil naturuan mo sila. Tsaka masaya nga, itong last na event namin sa MAT na may mga students kami na naturuan ko dati sa LRC. Tapos siyempre, nung parang ngayon ko lang ulit sila nakita, di parang ano na rin siya, anong tawag dun, sir? Yung nagkita, reunion, no? Parang nag, di ba, meron kang mga friends na nakaka-reunite mo. So, ang nangyari is, naging venue rin yung LRC para makamit ka ng mga iba't ibang colleagues and friends. Malay nyo, mga squat iska, ang professor join ninyo ay maging tutor din on air. Ano yung pakiramdam kaya na maririnig din yung boses mo sa air? At saka matuturuan mo ng mas marami pang mga estudyante, hindi lang talaga sa mismong facilities ng LRC. And siguro, magandang experience din yung kasi parang sa panahon ngayon talagang naghahanap tayo ng ibang venue sa pagtuturo, ibang paraan sa pagtuturo kasi masyado na daw hindi naman luma, pero parang, yun ba, wala kang ibang maisip sa term, pero siguro luma nga yung paggamit ng chalk and talk na paraan sa pagtuturo. So, maganda rin na mag-experiment tayo. May mga ilan na nga gumagamit ng internet sa pag-reconnect sa mga students nila. So, maganda rin kung merong on-air para at least may discussion din na pwedeng balik-balikan ng mga estudyante, especially kung meron silang question within sa discussion na hindi nila kayang itanong sa pagharapan. So, bago tayo matapos, Professor Joy, imbitahin natin ang ating mga squat iska sa bago nating programa dito sa DZUP. So, magandang araw po sa lahat ng scholar ng bayan. So, iniimbitahan ko po kayo na makinig sa Libreng Tutorial on Air na ipoprovide ng Learning Resource Center. So, tayo po ay makilhok sa bagong programang ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Professor Joy Ascaño, ang ating LRC Coordinator dito sa UP Baguio. Magbabalik ang Libreng Tutorial on Air dito lang sa DZUP-FM College Radio.